Let us open our Bible on Proverbs 11:24. Praise the Lord. There is that scattereth and yet increaseth. Praise the Lord. There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Again. Praise the Lord. So it is given already that we have something to distribute, to contribute, to donate, to give. Given yan. So pag pinagkaloob na yan ng Diyos sa buhay mo, and you scatter it. Scatter, you share. Scatter, you give to those who are in need, yung mga nangangailangan. You do not withhold it. You do not close your eyes from those people who are in need. Hindi mo pinikit yung mga mata mo sa nakikita mo sa mga nangangailangan. But you extend your hand over them to give and to share. Anong mangyayari? Yet, increase it. Kung ikaw pa yung nagbibigay, ikaw pa yung lalong rumarami. Bakit? If you are a giver, you cannot surpass God being a giver. Hindi mo kayang lampasan ang Diyos sa pagiging mapagbigay. Kung magkano yung naibigay mo, how many yung nabigay mo, how much yung naibigay mo, God can multiply it na ibibigay sa iyo. No wonder you will be increasing. Lalo kang mag-i-increase. Praise the Lord. And this could be done by faith. This could be done by love. This could be done by hope. Wala kang faith, wala kang love, wala kang hope. It's impossible for you to share what you have. Hindi ka makashare. Eh, wala kang faith eh. Sipin mo, akin na ito, ba't ibibigay ko pa sa iba? Wala kang hope eh. Baka wala nang darating next time. Therefore, samantalahin ko na lang ito for my own benefit. Wala kang love eh. Bakit pala? Kung hindi ako magbigay, bahala sila sa buhay nila. So, ganun yan. Kaya, therefore, sa buhay natin, let us remove all those things that hinders our good works. Hindi nyo ba alam, this is work of righteousness. Gawa ito ng matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And we are bound to do it. Gawin natin talaga yan. Tingnan mo, anong sa kabila, sa opposite. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Merong pumipigil kahit more than na yung kanyang pangangailangan. Enough na at more than na ang kanyang blessing. Pero, pinipigilan niya, wini-withhold niya. Kaya may nag-post dyan minsan sa FB. Nagka-problema siya dahil yung pera na tag-1,000 pera na mga dolyar na gikip niya ba? Kinain ng anay. So, nagka-problema siya ngayon. Paano ito? Siguro, maraming lumapit sa kanya, humingi ng tulong, o kaya gustong maghirap. Hindi niya ngayon ito gishare. More than pa yung blessing niya kaysa sa pangangailangan niya, sobra-sobra, kaysa sa kanyang mga necessities. Subalit, hindi niya ito gishare. Hindi niya ito binigay. Wala siyang love eh. Wala siyang hope. Wala siyang faith sa Diyos. So, anong nangyari? Kinain ng anay. Hindi na mapakinabangan. Kaya ito yung nangyari. He that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Lalo kang mawalan, lalo kang maging pobre. You see? Kaya, ganun po.
sa buhay natin, gusto ng ating Panginoong Diyos. Bakit there is plenty? Bakit there is increase? If you share, if you give out of your love, out of your faith, out of your hope. Because that is an act of righteousness. Gawa kasi ng righteous yan eh. So what? If it is the work of righteousness, tingnan natin kung gawin mo talaga yan. Proverbs 19:17. Oh no, Proverbs 11:18. Praise the Lord. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be our sure reward. Yan. The wicked worketh a deceitful work. Ibig sabihin niya, ang mga wicked, laging gumagawa ng paraan paano sila maka ilad, kung sa Bisaya, kung Tagalog pa, paano sila maka biktima ba? Makaluko. Hahanap sila ng paraan paano nila lukuhin yung mga tao. Meron nga nabasa ko dyan eh. Nag-post sa marketplace ng condominium for rent. Ipinakita niya ang ano niya, ang unit niya. Ang ganda ng banyo, ang ganda ng higaan, ang ganda ng air condition, bago, split type. Ang ganda ng unit ng kanyang condominium. Naglagay siya ng kanyang contact number, lahat-lahat na. Eh, siyempre, yung mga tao, minsan, galing sa abroad, dating dyan sa city, walang matuluyan, magbubok talaga yan ng condominium instead hotel kasi minsan makakamura sila. Dami nagbook. Siyempre, bayad ka talaga. Hindi naman yan COD. Yung tinatawag na, ano yung COD? Cash on delivery. Kaya pag magbook ka, bayad ka talaga. Alam nyo, hindi pala kanya yung kundo. I-copy-paste lang pala niya kung saan siya maghanap ng mga pictures ng condominium. Dami niyang pera nung dumating na yung guest niya. Wala, hindi na siya mahanap. Pero yung pera na tangay. Yan yung mga wicked. They always work deceitfully. Mangluloko. Yung tawag niya, mapagsamantala. But to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Oh, bakit mag-share ka, mag-scatter ka ng iyong blessing, ibigay mo sa iba? Bakit magkaroon ka ng plenty sa buhay mo, mag-increase ka? Because that is an act of righteousness. And there is sure reward of that. Merong siguradong reward. Praise the Lord. And who will reward you? The source of all blessings, the source of all life, the source of all goodness of this world, siya ang pinanggalingan. Sabihin mo, hindi, maraming mga tao dapat nating purihin, yung nag-invento ng ganito, yung nag-invento ng ganyan, yung nag-invento, not because of them, wala tayong ganito sa buhay natin sa sanglibutan ito. But the question is, where they did get those things in order to make something. Galing din sa Diyos. Praise the Lord. So siya yung pinagmulan sa lahat. Without him, there could be nothing that is being made. Walang magagawa ang tao. Babalik din tayo doon sa source. Ganun yan. Kaya sa buhay natin, huwag nating pakitirin yung utak natin. Huwag nating ipikit ang ating mga mata, ang ating mga pakinig. About God, about the Creator. He is the source of everything. Pag ang gawa mo, ang kilos mo is righteousness, it pleases the source of everything, then He will grant you out of nothing, you will be having blessings. Bibigyan ka ng Diyos. Papagkaloob niya yan. Kaya, sure reward yan, kung baga pa. Praise the Lord, 100%. Ano pa? Bakit mag-increase ka if you scatter? Basa. Proverbs 19:17.
Praise the Lord. He that has pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he has given will he pay him again. Tingnan mo. Alam nyo ba, kung meron man tayong gustong pautangin para babayaran ka talaga, pautangin mo ang Panginoong Diyos. Praise the Lord! Kasi marami ngayong tao na yung kasabihan na habang umuutang, lipay-lipay, enjoy-enjoy, kasi nakakuha ng pera. Kautang eh. Pag sinisingil na, likay-likay. Iwas-iwas. Iwas-iwas. Ayaw na, hindi na magbayad. Meron din iba dyan na pag singilin mo na, walang plano magbayad, kundi kwintuhan ka niya ng mga problema niya. Kaya nga sinabi dyan, pumunta ako sa iyo para magsingil, para magbayad ka, hindi kay para magkwintuhan mo ako ng marami mong problema. Yan, yung pala, alibay lang. So kung meron man tayong pautangin ang Panginoon, praise the Lord, sabihin mo, oh, bakit? Lumapit ba ang Diyos sa iyo, manghiram? Lumapit ba ang Diyos sa iyo na para mangutang? Okay, yun na nga. Ano yun? Kung ikaw maawa sa pobre, meaning to say you share, you give, you help, you are lending unto the Lord. Nagpapahiram ka sa Panginoon. Meaning to say, pupunta sa Panginoon yung merit mo, yung points mo. Di ba? Minsan matatanggap ko yung globe message. You have this so-and-so points. Tapos, i-redeem mo yan. Magamit mo yan. Pang-load mo rin. Ganon. O kaya, meron kang card dyan sa SM. Meron kang card sa Gaisano. I-inquire mo yan every December. End of the month, end of the year. Pag-inquire mo. Marami ka ng points doon kasi hindi mo lang nag-accumulate na yung ano eh, yung points dahil doon ka nag-usual na grocery kung anong bibilhin mo doon. Sa Panginoon, pag magtulong tayo sa mga mahihirap, meron tayong points sa Panginoon. Praise the Lord, that someday God will turn it into cash, into something, everything. Maraming blessings. You are like lending, para ka nagpapahiram nga sa Panginoon eh. And that which He hath given, will He pay Him again. Babalik yan sa'yo. Sobra-sobra. Babalik yan sa'yo mas marami pa. Kaya increasing. Praise the Lord. Mag-i-increase ka. See? That is the law of giving before God sa mata ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Bakit masaya ang Diyos if you do that? Kasi nakuha mo yung pag-ibig ng Diyos. Ginawa mo sa kapwa mo. You have done the love of God. So, ang nangyari ngayon, you are representing God to other people. So, lalo't nasabihin mo, oy, pasalamatan mo ang Panginoon ha. Huwag mong kalimutan. Pasalamat ka sa Kanya. Kahit kung di dahil sa Kanya, wala akong may tutulong sa iyo. Lalo't na kung gagawin mo na ganyan. Praise the Lord! Mapupuri yung Panginoon at ang mga tao, they will starting to think paano sila mag-acquire ng blessing mula sa Panginoon. So they will start to seek God, they will start to pray, they will start to ask the Lord for these things. So through you, na-learn sila paano humanap ng Panginoong Diyos. Kaya God is glorified. Nag-glorify ang Diyos. Praise the Lord. Ano pa? Ano pang privilege? Basa. Psalms 112:9. Praise the Lord. He has dispersed, He has given to the poor. His righteousness endureth forever.
His horn shall be exalted with honor. Yes, hallelujah. Imagine that. Pag ikaw ay nagbibigay sa mga nangangailangan, ang iyong katuwiran magpatuloy yan hanggang sa wakas. This is an ending work of love. Ito yung gawa na hindi na matatapos na pag-ibig. You will be doing it continuously, forever and ever. Praise the Lord. His horn shall be exalted. What horn is that? What do you mean of horn? Horn of righteousness. Shall be exalted with honor. So, ibig sabihin yan, you will never be downhearted. Hindi ka maging downhearted. Na wala kang kalaban-laban sa mga mabubuting gawa. If there is challenge to perform good works, wala kang kalaban-laban because you have nothing at all. Pero pag may mga challenges para gawin mo yung mabuti, oh, praise the Lord, you have something to face. You have something to share. You have something to give. Talagang, meron ka talagang magagawa. That is the power of your horn. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, tinan mo yung mga ahas. Minsan, pataka lang ba? Pag makakita sila ng animal na pwede nilang kainin, alam kasi ang ahas, hindi tuka yung kanilang pinaka-objective, kundi lamon. Pag sinabing lamon, they have to swallow the entire body of an animal for their stomach, para makakain sila. Sometimes, hindi nila sometimes, hindi nila tinitingnan what kind of animal they are swallowing. Eh, may mga animals dyan, matutulis ang sungay. Kaya after they swallowed it, they will try to vomit it. Nasasaktan sila. Meron ding animal dyan na pag kinain nila, not knowingly, yung mga feathers or balahibo ba yan, tinik. Meron ganun eh. Kaya nasasaktan sila, binobomit nila balik. So, ganon, yung horn, there is power in it. Praise the Lord, meron kang iharap sa challenge sa buhay mo. Lalo na i-exalt ng Diyos yung horn mo, lalo niya yun pahabain para yung capacity mo lalo pang lalaki at titibay. Praise the Lord. Basa pa, ano pa ang marami tayong mapagkukunan dito? Na idea. Ecclesiastes 11, 1 and 2. Praise the Lord. Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Give a portion to seven and also to eight, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. Yes. Kailangan marunong tayo magcast ng bread upon the waters. For thou shalt find it after many days. What do you mean of cast your bread upon waters? Ibig sabihin yan, you give, you do not expect a reward from people whom you gave. You give, you do not expect exchange out of it. Water na yan eh. Tapon mo na yan sa tubig. Para kang nagtapon ng tinapay dyan sa tubig. Hindi mo na isipin niya na yung isda na kakain ay tatalon niyan sa iyo para prituhin mo na siya kaagad. Hindi yan. Sinabi dito, thou shalt find it after many days. Ang Diyos na yung bahala. Praise the Lord. Magtataka ka na lang. May mga extras blessings na darating.
may mga unexpected na blessings na darating, may mga increase sa iyong income, may mga extras na darating sa buhay mo na opportunity, ganun yan. Kaya lalo ka mag-increase. Praise the Lord. Ano pa? Give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. What do you mean of that? This is not tithings. Tithings is 10%. Ito na yung blessing after tithes. Hindi kayo 1 sa'yo, 2 sa'yo, 3 sa'yo, 4, 5, 6, 7, 8. Sa'yo lahat. Pagdating sa 7, ibigay mo naman sa iba. Or pagdating sa 8, ibigay mo naman din sa iba. Praise the Lord. Meaning to say, hindi lahat ng mga blessings after tithes, ikaw na lahat, hindi ka na marunong mag-take something out of those numbers of blessings na nandyan sa kamay mo. Sa 7, sa 8, you give. Kasi hindi mo alam anong mangyari na darating na kasamaan. Ano ibig sabihin kasamaan? Catastrophe. So, pagdating ang kasamaan, meron kang deposit sa Diyos. Parang naka-insured ka. Pagdating ng kasamaan, hindi ka magkakaproblema. Praise the Lord. Bakit? You have something. You have deposited to the Lord. Kasi pagdating ng 7, pagdating ng 8, bigay ka. Hindi lahat sa iyo ang pakinabang. Nag-share ka sa iba. Pagdating ng evil na darating, praise the Lord, you are like insured that you, there is somebody will answer your needs, to answer, to cover up the evil na dumating sa buhay mo. Di mo masasabi ang panahon. Praise the Lord. O, kaya yung mga insurance, insan, marunong ka lang mag-explain. Ma'am, insurance ma'am, in case, yan, in case of evil will happen, tapos sabihin ka agad ng agent, pwera gaba lang ma'am. Ang pwera gaba na yan? Pwera malas lang ma'am. Pero hindi natin masabi kasi ma'am ang panahon. Yan, kunting cash out, malaking cash in. Sabihin yan, nag-cash out ka sa insurance, if something will happen, malaki ang tawag yan. Nag-cash out ka sa pitaka mo ng konti, ang cash in balik sa iyo, mas malaki. Hindi ka magkakaproblema. Ito yan. You want insurance? Which God insurance? Share sa 7, sa 8. Praise the Lord! Ibig sabihin yan, marunong ka rin mag-share sa iba. Naisip-isip ako, ano kaya itong mag-share ka sa 7 tapos sa 8? So isip ko, hindi ito tithes. This is after tithes. Yun na yung sarili mo na meron ka. Kailangan hindi lahat 1, 2, 3 hanggang 100 sa'yo lahat. Meron ding number na ipakinabang mo rin sa iba. Praise the Lord! Kasi hindi mo alam anong mangyari sa mundo na kasamaan. You are insured by God. Sigurado yan. Ano pa? Sa buhay natin, kailangan maging ano tayo, tawag niyan, risk-taking. Marunong ka mag-take ng risk. Praise the Lord. Ano ibig sabihin yan? Kasi maglaro yan sa isip mo Uy, teka. Bigay ko kaya itong 7? Bigay ko kaya itong 8? Baka mawalaan na ako. So, you do not take risk. Ang gusto ng Diyos, take the risk in giving. Praise the Lord. Yung bang, I believe God will provide my needs because I cannot withhold what I can feel in my heart. I have pity in my heart. Meron akong awa, meron akong mercy. Lord, this 7, this 8, I will release this
to those who are in need, yung mga nangangailangan. So nag-take ka ng risk. Praise the Lord. Eh, yung ang iba dyan, mag-take ng risk sa ibang bagay eh. Eh, ito pa kaya sa Diyos? Siya yung rewarder natin? Hindi ka mag-take ng risk? Praise the Lord. No? Basahin natin yan. Ecclesiastes 11:6. Praise the Lord. In the morning, sow thy seed, and in the evening, withhold not thine hand, for thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good. Yan. Risk taker. Sa umaga, maghasik ka. Sa gabi, maghasik ka. Kasi hindi mo alam kung mag-prosper ba yan o hindi. Eh kung hindi ka mag-take ng risk, eh siyempre, ma-prevent talaga. Pero yung pala, in the eyes of God, He is just measuring your love. Minimeasure lang pala ng Diyos yung pag-ibig mo. Minimeasure lang pala ng Diyos yung faith mo. Minimeasure lang pala ng Diyos yung hope mo. So if you take risk in giving to the poor, sigurado yan. 100%. Kaya yung mga disciples, natuto sila. Alam mo ang ginawa ng mga disciples? They gather blessings as a relief to be given to those who are in need, yung mga nangailangan. Basahin natin yan. Acts 11:29 and 30. Praise the Lord. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Oh, they never stop giving relief according to their ability. So sila mismo, they give to the seventh and to the eighth. Praise the Lord. Nagsishare sila according to their ability. Kaya yung happy sharing natin, that will never be decreasing, but that will be increasing even though we empty that box to be given to those who are in need, yung mga nangailangan talaga. And yet, that will increase more and more. Bakit? That is the representation of all of us na nagbigay at ang Diyos mag-increase sa atin para lalo pa tayo magbibigay. Magtaka tayo, bakit ang pundo natin, instead of decreasing, it is increasing. Eh, yan yung nakasulat sa Bible eh. Praise the Lord. Yan yung pangako ng Diyos. Kaya, you should risk taker. Huwag kang matakot magbigay para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo yung mga disciples. They never stop. Bakit? And then the disciples, every man according to his ability, determined, decided, or matibay yung kanilang determination, to send relief unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did. Oh, nagawa na nila. And sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. And yet they will do it again and again. Ganun. Praise the Lord. Ganun yung ating ministry na binigay ni Lord Jesus Christ. Tapos ikaw na nagigive, may magbisita sa iyo sa bahay. Bisitahin ko kaya ito. Why this son or daughter of God is so generous? Pagbisita mo sa bahay, ay kaya pala. Because they have so much blessing. Now I know. God blessed them more than me. Pinagpala sila ng Diyos higit sa akin. Praise the Lord. Ganun. Kaya hindi yung wala kang faith, wala kang love, wala kang hope, so you withhold what is due to others para magtulong ka. Pagdating magbisita sa iyo sa bahay, kaya pala hindi magbigay ito. Walang-wala pala talaga. Eh, wala kang mawalan. Basahin natin yan. Psalms 112 verse 3. Praise the Lord. Wealth and riches shall be in the house, and his righteousness endureth forever. Yan. Tingnan mo, wealth and riches
shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Ang sarap ng ating pakiramdam. You know, when we visited sa ating mga brethren, sa ating mga branches, I was so amazed by the blessings of God sa buhay nila. Sabi ko, praise the Lord, kumusta na po? Ayun, mayroon na silang mga sasakyan. Oh, praise the Lord. Kumusta na? Magbisita ko sa bahay. Pagdating ko sa bahay, uy, hindi ito yung bahay na datnan ko ah. This is modern ah. Maganda. Maaliwalas. You see? Praise the Lord. Diyan mo makikita yung blessing ng Diyos sa bahay ng mga righteous. Kasi, magtaka ka talaga how God will bless them. Super talaga. Kaya, to God be the glory. Kaya sa buhay natin, if you give as much as possible, don't let others know. Huwag mo ipaalam sa iba. Kung maaari lang. Praise the Lord. But you give. But you do not trumpet it. No. Hindi mo yan gitrumpeta. Kasi pag ginawa mo yan, anong mangyari? Last verse. Matthew 6 verse 4. Praise the Lord. That thine alms may be in secret, and thy Father, which seeth in secret himself, shall reward thee openly. Yan. Praise the Lord! Ganon. Tapos kung ikaw naman, makita mo yung iba, parang mabilis yung progress ng kanilang pag-angat sa buhay. Bakit sa akin mahina? Huwag kang maingit. Wait for your turn. Baka hindi ka risk taker. Nag-withhold ka ng 6 at saka 7 at saka 8 or 7 and 8. Nag-withhold ka, you do not take risk kasi wala kang faith, wala kang love. Gawin mo. Try it. Makita mo yan. Bubulusok yung blessing sa buhay mo. Kaya, that is the law of giving. Meron talagang outcome. And who will do it? It is the source of everything. Hindi mo pwedeng sabihin, ah, baka maubusan yan. Ah, baka ma-expired na yung promise niya. Ah, baka so much na yung binibigyan ng Diyos, baka hindi na yung makarating sa akin. Minsan, if you are in a hurry, tapos you need cash, and you go to the bank, doon sa ATM, eh haba ng pila. Minsan mag-isip ka, di mo maiwasan, baka maubusan na ito. Baka hindi na makarating sa akin yung pera, baka itong habang linya nito, baka may mag-withdraw dito ng bulto-bulto, baka sa Diyos huwag mong isipin na ganun. Pwede pa yan sa ATM. Praise the Lord. Kasi naranasan mo na punta ka ng ATM, nag-red light na. Sir or guard, mayro bang machine dito na ATM na available mag-ano ng cash? Dispense? Ay, sir, naka-red light yung ano, sir, ilaw. Meaning to say, wala na yung laman. I-re-repeal na naman yan. I-re-report namin yan. I-re-repeal naman yan mamaya. Baka mayang hapon, sir, meron na. Maubusan yan. Kahit ilang million pa yan. Pero ang Diyos, do not think maubusan ang Diyos. He is the source of all. Siya ang source sa lahat. Kaya hindi siya pwedeng maubusan. Kaya, you should be risk taker in the Lord. Praise the Lord! Kasi gusto ng Diyos na i-build up mo talaga yung faith and love mo and hope mo. Kaya pag magbilang ka ng pera, huwag mong kalimutan yung 7 tsaka 8. Praise the Lord! Hindi kaya pagbilang mo ng pera, wala nang allocation doon sa iba. Pagdating ng 7 and 8, bigay, hindi, bigay, ah, wag lang. Ah, wala. Pagdating ng panahon, magtaka ka na lang, wala ka nang bibilangin, nahinto. Anong sinabi doon? Poverty. Papunta ka sa poverty. Kaya, God would like to give us more understanding in wisdom. What is the law of giving? There is much blessing out of it. Kaya, develop your skill, develop your love, develop your faith,
develop your hope sa mga bagay na ito. At dyan mo makikita ang success. Dahil yan ay God's way. Yan ay minumungkahi ng Diyos sa atin. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.